Wala nang kanin. Ang mahal-mahal pa naman ang bigas ngayon. Ang hirap ng ekonomiya ng Pilipinas. Walang ginagawa yung gobyerno. Nasaan ang Pangulo? Wala nang gas. Nasaan ang Pangulo? Walang tubig. Nasaan ang Pangulo? Last na talaga to, no? Kay matulog na talaga ako. Alam nyo, mga Luzon, Visayas, and Mindanao, alam nyo, pag may kalamidad dito sa Mindanao, no, hindi man si Pangulo hinahanap namin. Si Kibuloy man. Hello, guys! Aray! Ang sakit ng tuhod ko. Nasaan ang Pangulo? Hindi lahat ng mga sumama sa protesta. Alam ang kanilang ipinaglalaban. Ang 72 anyos sa si Lola Zinaida, bigay na bigay pa sa pagpoprotesta. Pero nang tanungin ko ano ang kanyang ipinaglalaban. Ano pong ipinaglalaban natin? Dahil mami, ano? Teka, ano ba yun? Kasi mamatanda na ako, kaya hindi ko na masyado alam. So guys, nasaan ang presidente? State of Calamity na po tayo, sir! Blessed be our new founding fathers. So wala pa bang sumasagot kung nasaan ang Pangulo? Ako na lang ang sasagot. While all of you are bashing on social media, the Prime Minister of New Zealand just posted this on her personal account. They just successfully conducted the East Asia Summit with 15 countries where they successfully forged a regional economic partnership, including Philippines. During this forum, our president discussed his intention to increase our disaster risk reduction management in the country, which is very relevant for all of these calamities that we are experiencing. And these progressive countries are more than willing to extend their expertise to create partnership with the Philippines. This is what a president should be doing, diplomatic partnership on a global scale. Sino mag-a-attend kung lulusun siya sa baha? Just because you don't see him on field doesn't mean he's not working. If I sino ba ang walang sawang namumuno sa Pinas? Naaawang umunawa pag wala ka ng bigas? Walang sawang sumuporta para tayo'y maligtas? Mga taong kumumprota, mga ulo matigas. Bakit kaya nyo na ba? Kayo nga sa pwesto niya, di nyo kayang gampanan lahat ng naengkwentro niya. Huwag nyo siyang ididiin, dahil tao lang din siya. Ang ating suliranin, hindi niya kaya mag-isa. Tayo ay magtulungan, sa batas niya'y sumunod. Atin siyang suportahan, nimbis na ating ilubog. Dapat siya'y palakpakan, pasalamat ng lubos, presidenteng kay lakas, pagpalain ka ng Diyos. Time.